Yung chiko, ayan, ayan, ayan. Tama-tama, kakain ako ng maliit na daing. Ayan, gagawa tayo ng kimchi. Itong mga ingredients. Itong main ingredients is cabbage. Ayan, perfect bagyo. Tapos ito, itong daong sibuyas, carrots, sibuyas mismo, white onion. Tapos isang ganyan na bawang. Tapos itong peras. Tapos luya. Tapos itong glutinous rice, flour, and asukal. Oh, hindi ko mabuksan. Wait. Basta yan, asukal niya po yan. Ayan. Tapos ito, ang magpapaano ng kanyang lasa, yung chili flakes, Korean chili flakes. Yan, di ba? Yan yun. Ayan, mamaya, tatawin ko na yan. Ito palang patis. Ayan, patis. Ayan. So, see you later. Iba-iba pa tayo. So, ayan na nga po. Hiniwa ko na yung cabbage sa gitna. Ayan. Tapos, hihiwain ko uli yan. Nang isa pang hiwa. Ayan. 1/4 na siya. Ang bilis niya, di ba? Pero ang bagal ko magsalita. Ayan. Inalis-alis ko yung mga maliliit. Hiniwa ko sa anang ganyan. Kasi masyado siyang liliit pag sinabay ko siya dun sa medyo malalaki. Yung ano na gulay. Ayan, ganyan lang ka size niya. Bite size lang. Ayan, hiwa, hiwa. Habang inihiwa ko yan, ayan, yung isang ganyan, mapupuno natin yung aking lagayan yan. Ganyan kadami, puno siya. Tapos hugasan ko na siya. Hugasan ko yan ng mga tatlong beses tatlong beses ko siyang hugasan para sure na mawala yung mga putik-putik niya. Kasi yung ganyang gulay, may putik-putik. Tsaka yung ano, pag hindi nyo napansin yung lintang maliliit, yun. Meron yan dyan minsan natatiming yan kung medyo malaki nakadiri. Tapos yan, kailangan natin linisan maigi para hindi tayo malusutan ng ganong linta na nasa loob ng gulay. Yan. Yan na ginamit kong drainer, yung aking pang kimchi ko talaga yan. Binili ko yan para dyan sa pag-drain. Pag gumagawa ako ng kimchi, is dyan ko di-drain. Kasi sakto yan. Malaki rin kasi. Yan. Banlawan ko pa uli. Pangalawa. Para sure na linis na linis. Habang binabanlawan ko yan, shoutout sa mga kumakain ng kimchi at sa mga hindi kumakain ng kimchi, shoutout din sa inyo. Hindi ko na po iisa-isahin ang kung sino man po ang mga hindi kumakain at kumakain ng kimchi. Yan po ay nirequest ng aking anak na babae. Yan, didrain ko na siya kasi kailangan, bago ko lagyan ng asin, didrain ko muna siya ng gusto. Yan, bite size yan. Yung nakatulo na talaga. So, ayan na, aasinan ko na. Ang paglalagay ko ng asin, kada lagay ng gulay, lagay ng asin. Yan, lagay gulay, lagay asin. Para talagang maasinan siya lahat ng gulay. Tapos yan, yan, puno yan, diba? Nakikita nyo, puno siya ng gulay yung langganita ko. So, tatakpan natin yan pagkatapos niyan. Tapos babalikan natin yan after 10 minutes. Kailangan natin balibaliktarin yan katulad yung ginagawa ko. Binalibaliktad ko kasi para yung nasa ilalim ibabaw ko naman para yung nasa ibabaw ilalim naman. So sa yan, nakita nyo, punong-punong siya kanina. Ngayon, halos kalahati na lang. Pero kulang pa yan, kailangan pa natin uli ibaliktad tapos takman uli. Yan. So sa yan na nga, nakatatlong ano ko, balibaliktad. Pero ang ano niyan talaga is 1 hour or 30 minutes ang pinakamatagal niya. Yan, naging kalahati na siya talaga yung gulay niya. So, ang gagawin ko niyan, na ganyan na, ano na siya, na naluto na sa asin yung cabbage, babanlawan ko naman uli yan. Hugasan ko siya ng 3 beses din para hindi siya umalat. Yan, hunuhugasan ko na siya. Nakaisa na tayo. Tapon, tas ayan. Hugas uli. Pangalawa na yan. Pangalawang hugas. Wag natin, pag naghugas nga pala tayo ng cabbage natin na nilagyan ng asin, wag nang pipigain. Hayaan na lang natin siyang madrain. Kasi mawawala yung crispiness niya, yung lutong niya. Pagka
nipiga mo ang gulay. Kaya dapat hindi pinipiga. Hayaan lang natin siyang tumulo ng kusa. Yung mga excess water niya. Sa pangalawa na nga natin na banlaw yan. Tapos niyan, babanlawan pa natin uli yan. Yan, yan yung pangatlo. Yan, yung pinakalas. Ako pagka ni... Pagkatapos ko banlawan yan, tinitikman ko yan kasi tinitignan ko yung texture niya kung ano, pati kung sobrang alat pa ba niya. Yan, kinakain ko talaga. Kasi luto na siya sa asin. Yan o, yan, ginaganyan ko. Tapos eto na nga eh, pagtapos kong, habang hinihintay ko kasing mag, ano kanina, nag-iwa-hiwa na ako. Yan, yung peras, yung sibuyas, yung... bawang, luya, tas yung mga carrots at yung spring onion, hiniwa ko na rin para sa sauce natin mamaya. Yan ang ilalagay ko. Tas yung mga hinihiwa-hiwa kong yan, ibiblender ko yan, yung mga anong yan, tawag dyan, sibuyas, peras, yan. Ibiblender ko yan mamaya. So, unahin natin muna itong sauce, yung glutinous rice. Yan, nagtakal ako ng 1/2 cup yan. 1/2 cup yan, 1/2 cup. Tapos, nilagyan ko ng 1/8 cup na sugar. Yan, nilagyan ko. Tapos, dinagdagan ko pa yan ng konti para medyo matamis-tamis siya ng konti pa. Tapos, nilagyan ko na ng 2/2 cup na tubig. So, bali, 1 cup na siya kasi 2 eh. Tapos, yan. Tinunaw ko ng gusto muna yung glutinous rice, pati yung asukal. Bago ko binuksan yung apoy, ay yung ano pala, yan basta yan, bago ko yan binuksan yung kalan, taas yan, ano na siya, naluluto na siya. Nagtitik na yung glutinous. Pag ganyang na sobrang sa tik siya, sa lapot, pwedeng dagdagan ng tubig. Para mabawasan yung kanyang lapot yan. Dinagdagan ko siya konti. Konti lang naman kasi baka masobran lumabnaw naman. So, ayan na nga. Inalo-halo ko na naman. Halo-halo lang. Halo lang ng halo. Ayan, nakikita niyo na yung textures. Malapot na. Malagkit-lagkit na. Kasi lagkit na ng tingin ko. Sa kanino man, ha? Kasi Valentine's na, kailangan lumalagkit na ang pagtingin ko. Yan. Ay, lagpas na pala Valentine's. Naba naman yan. Tapos eto na nga, ibiblender ko na to dahil nasobrahan na ako sa Valentine's. Yan. Blender na natin yung bawang, sibuyas, luya. Yung ano, yung peras. Diba? Nagkang nabuyoy-buyoy pa ako. Tapos lagyan ng patis. Yan. 1/8 lang din ang nilagay kong patis dyan. Kasi ayoko ng sobrang alat. Tapos, lagyan ko naman ng asukal. Asukal ulit. Yung asukal, medyo mas lamang siya sa dyan sa patis. Yan. Ang panlasa nyo, depende rin sa inyo kung gano'n. Kung gusto nyo mas matamis or gusto nyo mas maalat na kimchi. Sa akin kasi, mas gusto namin yung medyo matamis talaga ang kimchi. Yan, blender na natin. Blend natin ang gusto. Hanggang sa madurog siya. Yung durog na. Yan. Tapos, mamaya yan, imimix na natin yan dun sa ano. Tikman nyo rin, kasi ako tinitikman ko yan, o, diba? Tinikman ko talaga siya. Kung matamis na ba o sumobra sa alat. So, yan na nga, yung niluto nating glutinous rice. Ihahalo na natin, binlender natin mga spices. Mga spices na mga ano, luya, sibuyas, bawang, tapos yung prutas na peras, yan, nandiyan din, pati sa sukal. So, ayan na nga, inalo-halo ko ng maigi. Yan, halong-halo, kailangan kasi mix na mix siya. Pag mix na siya, yan, katulad niyan, sobrang mix na, hindi na siya ganun. Yan, nilagay ko na yung Korean chili flakes, yan talaga ang magpapa-flavor. So, sa inyo rin, kung gano'ng kaanghang ang gusto nyong ilagay dyan. Pag gusto nyo sobrang anghang, so dagdagan nyo pa. Pero ako kasi, yung sakto lang. Kasi baka naman pag dinamihan ko, hindi ko na rin makain, umusok na yung ilong ko. So, yan, sakto lang din yan. Yan na, halo, pati gilid. Kasi para hindi dumidikit yung mga chili flakes, lagay na natin yung carrots. Inuna ko pala yung spring onion.
Yan. Lagay na yung spring onions. Tapos yung hiniwa-hiwa kong carrots. Mix-mix na natin yan. Mix-mix yan. Pag-mix-mix lang. Sa totoo lang, madaming procedure yan. Medyo minadali ko na lang kasi masyadong mahaba sa content ko. Yan. Yan na nga. Yung dinrain ko kanina na gulay, ilalagyan na natin yan. Kailangan wala talagang tubig na ma-excess dyan sa gulay na yan kasi hindi maganda ang magiging kalalabasan pag matubig pa yung gulay. Yan, lagay na natin yung sauce sa gulay. Tapos yan, i-mix natin. Ang tagal kong magano kasi ba naman yung gamit kong pangkuha ng sauce plat. Pero pinalitan ko yan. Kasi nahirapan din ako, napansin ko nahirapan din ako. Yan, mix-mix natin with gloves, plastic gloves, kasi para sure na hindi mahahalo natin na maigi. Kailangan kasi talaga naka-hands ang ano mo, pero kailangan may gloves. Kasi i-stock natin yung pagkain na yan para iwas panis. Yan, mix uli natin pagkalagay ng sauce na yan. Yung Korean sauce. Mega love shoutout sa mga nakatikim na ng aking kimchi. Katulad ni G, Eunice and Burgess Tandem at si Emma. Team effort yan ang madalas makatikim ng aking kimchi dahil sila ang malapit sa akin. Mega love shoutout sa inyo. So, ayan na. Hanggang sa maubos yan. Yan. I-mix natin ng i-mix yan. Maubos ang gulay at yung sauce. Saktuhan lang ang dinanggawa ko dyan. Kasi, pero pag sumobra yung sauce nyo, okay lang din. Pwede nyo naman siyang i-stock. Magagamit nyo pa rin yung kimchi sauce. Naubos na nga natin yung gulay. Yan. Tapos yung sauce. Yan, ilagay na natin lahat dito. Saka na yung lahat. Wait natin ini. Ito yung consistency. Malatong-latong pa siya, diba? Kimchi ko. Ayan. Tama-tama. Kakain ako ng maliit na daing. Daing, ayungin yan. Ay, ayungin pala. O, daing naman yan na dinaing. O, daing na sunog ni Papoy. Sinunog niya. Tapos, ayan. Nalagay ko sa gilid. Hindi naman naluluto. Nagre-reklamo. O, ayan po si Papoy nagre-reklamo. Ayan, kain na po. Ginit na ako yun. Sunog. Sarap.